Magandang umaga po. Maaga ako nagising ngayon dahil punta ako sa palengke. Kasi wala si Mrs. One week, may seminar sila. So, darating pala sa isang bukas, mga 2 days pa. May 500 ako dito. Subok kong pagkasyahin kung kakasya ito na pagkain namin sa loob ng 2 araw for lunch and dinner. So, we will see. Tara, samahan niyo ako sa palengke. Manindahan tayo. Okay. Maglalakad lang ako papunta sa palengke. Kasi walking distance lang naman ang palengke mula sa bahay namin. Siguro mga 5 minutes sa aglalakarin lang. Ito ang daan papunta sa palengke. So, hihira pa mga tricycle at mga sasakyan sa daan dahil kasi alas 6 pa lang na umaga rito ngayon. Maganda kasing pumunta sa palengke ng maaga nang para siguradong mabibili mong mga gulay sa riwa at saka yung karne sa riwa din. So, wala namang problema sa paglalakad dito. Katulad na nabanggit ko, 5 minutes lang lalakarin yung palengke mula sa tinutuloy naming bahay hanggang doon. Kaya hindi nakakapagod at hindi rin nakakainip. At the same time, siyempre makakalanghap ka rin ng sariwang hangin. Sarap talagang maglakad tuwing umaga. May hamog-hamog pa at siyempre makakalanghap ka ng sariwang hangin. Ito yung papunta sa palengke. Mga 4 minutes pa, andun na ako. So kaya hindi nakakainip. Ayan, malapit na ako. Mga 3 and a half minutes na lang, andun na ako sa palengke. At medyo dumarami na rin ang dumarang tricycle sa kalsada papunta doon sa palengke. At dumadaan ako sa pinaka shortcut dito. Dito sa lugar namin. Hindi ako dumadaan doon sa pinaka main highway kasi medyo may kalayuan ng konti. Kanya tinutugay-gay ko na lang yung way na shortcut papunta sa palengke para makasave sa oras. Ayan siya. Ayun, may nakita pa ako yung kubrador na nagpupunta sa bahay. Ito si Lolo. Ayan. Kaya asuguro kung tumaya, baka sakaling makahagin, baka tama. Ano ba to? May putik pa rito ngayon, saka may tubig. Ay, umulan kasi kagabi eh, kanya ito nangyari dito. Matubig siya, sandali, may daraang tricycle. Ayan, paraanin ko muna bago ako dumaan. Oops, tumatol pang aso sa bahay. Lamig. Nabasa na ang pa ako. Itong hirap dito pag naglalakad ka kuminsan eh. May mga basa-basa kang daraanan at may putik. Lalo na kung umuulan dito. Talagang dito sa lugar nito medyo may kababaan dito kanya. Binabaha sila. Okay. Dito na ako sa palengke ngayon. Dami tao. Ingat-ingat din sa siksikang lugar. Maganda rin yung nag-iingat. Ayan ang palengke namin dito. Malapit-lapit lang sa amin dito kung makakabili talaga ng mga sariwang gulay at saka mga press na karne. Dami tao, siksikan. Ito talaga mga press fruit, press vegetable. Una kong puntahan bili muna ako ng gulay. After ng mga gulay, siguro sa chicken, bili muna ako ng chicken. Ito, mga gulay bagyo. Dito ako bibili ngayon ng pangkisatsu ito. Fish section naman. Daming tao. Ako sa mini grocery para bumili naman ng mga ingredients. Bili rin ako ng luyas, sibuyas, bawang. Ito mga pangrekado ko. Nakompleto na rin mga pinamili ko.
May magulay dyan, chicken, saka yung mga ingredients. So, pwede na umuwi. Ayan na si Ma'am Biray, yung tinatayang ko ng wedding. Since na may sumobra naman na 15 pesos, so, taya muna ako. Baka sakali. Naglalakad lang din akong umuwi. Kasi, katulad yung sinabi ko kanina, malapit na naman ito sa amin. Saka hindi naman ganong kabigatan yung mga napamili ko. Although isang bayo nga siya, pero hindi naman siya kabigatan. Ayan, malapit na ako makarating sa amin. Mga 2 minutes na lang andun ako. At mag-ilan-ilan pa rin ang mga tricycle na nagdadaan dito. Alas 7 pa lang kasi ng umaga. Okay, mga isang minuto na lang, andun na ako sa bahay. Ayan, natatanong ko na yung kanto papunta sa amin. Ayan, yung bago pa yung bahay na yan, yung kulay puti. Okay, andito na ako sa bahay. Nakating din. Saktong 5 minutes, dumating ako dito. Malapit lang din kasi yung bahay namin sa palengke dito. At sa nakaugalian ko na pagdating dito sa bahay, pagkali sa palengke, hugas muna ng paa para iwas sa mikrobyo. Dito sa may gripo dito, ito yung mga tanim na halaman ni Mrs. Ayan. Yan ang libangan niya. Pag-day off niya. Tapos meron din dito sa labas. Ayan. At pasok muna ako sa loob. Mga siguro after 20 minutes. Tahinga muna ako. At maligo. Pasok na ako sa loob. Kapag papahinga na rin. Oops! Naku, ito ang problema. Sarado. Nakakalimutan ko pala yung susi. Ayan. Naisarado ko pala nung umalis ako. Sana gising pa si... Gising na si Shira. Shira? 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 Sarado. Denver, Bubs, mga tulog pa. Itong hirap dito, mahirap mga gisingin mga anak ko. Mga puwet, mga alas 2 na kasi nagsitulog eh. Walang magagawa, kundi maghintay na lang dito sa labas muna. And then, tawag pa misa-misa sa kanila, baka sakaling may mga gising. Kahinga muna ako dito. At alam dito naman yung upuan. Dito muna ako maupo. Nagising din ang isa sa mga anak ko after 30 minutes na paghintay sa labas. So, makakapahinga na ako. Ito yung buong napamili kong gulay, chicken at mga sangkap ng pagkain. Dala kong pera 500, ang napamili ko lang 485. So, ngayong lunch ang lulutuin ko ay munggo. Tapos mamayang gabi ay adobong sitaw. And then tomorrow lunch ay chop suey. And then sa gabi naman ay ginisang upo. Mapapansin niyo yung chicken na nakapagitna. Bali, ko lang yan. Panahog yan. Hatiin ko sa apat. Nabili ko yung chicken, 240. Yung paminta, laurel, at saka mantika, since na meron man dito sa bahay, kanya hindi na ako bumili. Yung isasawag ko sa ginisang munggo na lulutuin ko. Hindi na ako bumili ng malunggay dahil meron naman kaming puno dito sa bahay. Kaya kukuha na lang ako dito. Kung gusto ko naman mag-tinola sa chicken, walang problema. Meron naman puno dito sa kapitbahay. So, manghihingi na lang ako. Ito po yung breakdown ng pinamili ko. Sa gulay,
munggo 20 pesos, sitaw 2 tali po siya 30 pesos, upo 20 pesos, gulay bagyo 50 pesos, total of 100. Samahan po natin ang bawang, sibuyas, luya, 45 pesos po silang lahat. At yung patis, toyo, suka at magic sarap 100. Plus yung chicken po is 240. So total of 485 po. Ito yung napamili ko sa palengke kanina. Ito naman po yung mga menu na lulutuin ko. Sa first day po, ang lunch is ginisang munggo. Tapos dinner, adobong sitaw. Sa second day naman po ay lunch, chop suey. And then sa dinner ay ginisang upo. Good for 5 persons po lahat ito. At sigurado sa sobra pa to sa 5 katao sa loob na 2 araw. Mission accomplished. Kala ko hindi magkakasya ang 500, sumobal pa ng 15 pesos. Kaya sa mga mister ng tahanan dyan na may iwan, huwag mag-alala, baka sakaling makatulong tong idea ko. Try nyo, baka sakali lang. Okay mga guys, hanggang dito lamang ang aking video. At sana bago ko magpaalam ay huwag nyong kalilimutan mag-subscribe sa channel ko. Bye bye, I love you all, God bless.